pala si Chado, 25 years old. Ako po ay na-diagnose na meron akong substance use disorder sa shabu. Ano yung dahilan kung bakit ako nalulong sa droga? Una, dahil sa pamilya ko. Dahil mismo sa loob ng bahay namin, kasi nakakaranas ako ng pananakit. Mismo sa kapatid ko siya nararanasan ko. Nung time na yun, palaging wala yung nanay ko sa bahay at wala na rin kasi akong ama. Yung kapatid ko, palagi niya akong sinasaktan. So, dun mismo sa bahay, hindi ako nakakaramdam ng safe ako. Kaya yun yung nagtulak sa akin para, kumbaga, magrebelde, maglayas. Napabarkada ako sa mga tao sa lansangan, gumawa ng kalokohan, hanggang sa lumala yung paggamit ko ng droga. Kasi elementary pa lang ako, first time naalala ko, first time ko makagamit ng marijuana is grade 4 pa lang ako eh, dahil sa influensya rin ng kaibigan. Pero mas lalong lumala yun, nasa isip ko, naiisip ko na pag-uwi ako, pag nandun ako sa bahay, parang hindi ako safe, parang palagi akong sasaktan, ganun. Kaya mas pinili ko sa labas ng bahay na lang ako maglayas. Kumbaga nagkalamat yung relasyon ko sa pamilya ko, pati yung tiwala nila sa akin, unti-unting nawala dahil sa paggamit ko ng droga. Dahil sa paggamit ko ng droga, natuto na ako magnakaw, natuto ako magbenta dahil sa kagustuhan kong matustusan yung pang-araw-araw na paggamit ko. Pinakamalaking naging epekto nito sa akin is nahuli ako. Yun, nakulong ako ng 4 na taon. Di ko naman sukat akalain na mangyayari yun sa akin. Kasi nakulong ako, 20 years old pa lang ako noon eh. Kumbaga, gusto ko pa makapagtapos ng pag-aaral kasi nung time na nahuli ako is yung benta ng pinagbebenta ko na droga is gusto ko talagang mapaaral yung sarili ko. Nag-iipon ako para mapa-enroll ko yung sarili ko. Tapos nung time na nakakaipon ako, doon naman ako nahuli. Tapos naisip ko na mali yung paraan na pinasok ko. Maraming paraan kung gusto ko. Hindi dun sa maling bagay na ginawa ko. Itong MTRC, malaking na naitulong sa akin is naibalik yung nawala sa akin ng mga pag-uugali nung hindi pa ako gumagamit ng droga. Kasi nung hindi pa ako gumagamit ng droga, hindi naman ako bastos na tao. Yung bastos ang magulang ko, sumasagot-sagot. May respeto ako at magalang akong tao. Pero nung nalulong na ako sa paggamit ng droga, pagbibisyo ko, nawala sa akin yung mga ganong katangian ko. Isa pang magandang naitulong sa akin ng center is paano sa akin binalik yung dating ako. Matinong tao, kapakipakinabang na kabataan, tinuruan ulit ako mangarap. Yun ang pinakamaganda kasi habang tumatagal ako dito sa loob ng center is nare-realize ko yung mga pagkakamali na nagawa ko nung nasa labas pa ako. Pinarealize sa akin ng center na to na mali. Mali ang gumamit ng droga. Wala naman itong magandang maidudulot sa akin. Oo nga, sa panandalian, sa paggamit ko ng droga, nawawala yung problema. Pero yung problema, nandyan pa rin. Hindi naman talaga siya totaling nawawala. Mas mabuting harapin na lang yung mga problema at gawa ng paraan kaysa ang gawin mong paraan is gumamit ka ng droga. Piliin mong maging malaya sa droga. Kasi hindi naman habang buhay, bata ako eh. Tumatanda na ako eh. Naalala ko one time, siesta noon, nasa higaan ako kasi yung higaan ko na malapit lang sa may bintana, katapos lang umulan, may nakita akong rainbow. Tapos sinabi ko, paano kung ganito yung buhay ko? Dito ako magsisimula, dito yung katapusan ng buhay ko. E ngayon, yung stage ng buhay ko, nandito na ako, nasa gitna na ako. Dapat sa stage ng buhay ko na to, piliin ko ng maging mabuting tao, gumawa ng tama, para pag dumating man ako dito sa dulo ng buhay ko, wala akong pagsisisihan. Kasi pinili ko kung maging mabuting tao. Wala namang maidudulot na maganda yung paggamit ng droga eh. Kumbaga, mas lalo mo lang pinapalala yung sitwasyon. Marami pang oras, marami pang panahon. Mas piliin yung maging mabuting tao. Piliin yung lumayo sa droga. Doon mo lang maiisip yung mga magagandang possibilities na mangyayari sa buhay mo. Matututo ka mangarap. Magkakaroon ka ng magandang kaisipan na gumawa ng tama. Kumbaga, dati kasi sa labas, pag nakagamit ako ng droga, di ako nakikipaghalubilo sa ibang tao. Dito sa loob ng center, natuto ako kung paano i-express yung nararamdaman ko para at least
gumaan yung pakiramdam ko. Hindi tulad sa labas, na pag nakakaramdam ako ng sakit, nalulungkot ako. Gumagamit ako ng droga. Pero dito sa loob ng center, natutunan ko kung paano i-express yung sarili ko sa tamang pamamaraan. Kumbaga, dito sa center, naranasan kong mapagod na hindi gumagamit ng droga. Okay lang mapagod. Kung mapagod, magpahinga. Kung madadapa ka, bumangon ka. Hindi naman kailangan palaging nasa droga eh. Kumbaga, dito ko rin naranasan sa loob ng center na mamuhay na malaya sa droga. Kasi may mga struggle din akong pinagdadaanan. Siyempre, nag-iisip ng problema. Nag-iisip ng kung saan napupunta yung buhay ko. Pero okay lang yun. Kumbaga, kailangan yun harapin. Kailangan mo yung labanan. Nasa sayo na yan kung paano mo haharapin yung problema. Kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo na kaya mo. Kaya mo magbago. Kasi yung mundo ng recovery is hindi naman talaga madali. Kasi yung road to recovery, maraming struggle. Hindi naman yan may iiwasan. Pero dahil na rin sa tulong ng MTRC, mga coping techniques, mga strategies, kung paano malalabanan yung mga triggers, sa tulong na yun, kumbaga, malalagpasan ko, 10 years mahigit pa ako magiging clean and sober. Habang buhay ako magiging clean and sober sa droga. Unang-una, yung mga staff na nandito sa loob ng MTRC. Unang-una, si Doc Marla Litam, si Sir John Roque Concepcion, at ang program head dito sa male dorm na si Kuya Asher Baloloy. Tapos ang aking case manager na si Ate Julian Granadino. At kayo po, kuya nyo, si Ate Burns. Mga staff na nasa RDO, si Ate Gear, Kuya Bird, sa pag-facilitate ng everyday sessions ng CBT, psychoed, social support. Sa pamamagitan ng pag-facilitate ninyo, kuya, mga staff dito, marami kaming learnings na kukuha. Hindi lang dahil sa inyo, pati na rin sa mga kapwa ko residente na nagpaparehab dito. Kumbaga, yung kwento ng bawat isa ay may kapupulutan ka talagang aral. Aral na pwede mong magamit sa buhay mo. Yung aral na pwede mong gawing sandata pag lumabas ka na sa tunay na realidad, paglabas nandito sa loob ng center na para may pagpatuloy mo yung pagbabago mo. Ako po pala si Chano. Habang buhay ako magiging clean and sober sa droga.